Okay, balik tayo sa ating programa ngayon. Isang magandang-magandang araw sa iyo, Ms. Susan Lugto ng The Forum for Family Planning and Development. Magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ate Fe. Kamusta ka na? Mabuti naman. At siyempre ang aking kapartner, nandito, babatiin ka rin niya. Hello, Susan. Hello, Ate Cory. Oh, isang magandang-magandang hapon sa iyo. No? Ngayon medyo in-ambush interview ka namin. Yeah, parang bagsak ng ulan na bigla-biglang dumarating. Lagi-lagi na tayo. Lagi-lagi na tayo ngayon. Bilang Sabado, everyday pa tayo. Talaga? Oo. Well, sige pa. Mabuti yan para sa ating advocacy. Okay. So ngayon, Miss Susan, Opo. Kasi binabanggit natin itong The Forum for Family Planning and Development parati-parati at marami tayong mga na-interview, no? Uh-huh. Ano nga ba? Kasi may mga nagsasabi niyan, wala ang ating lolo, di ba? Uh-huh. Nasa ibang bansa ang wala ating... Wala po, ang ating presidente. Presidente. Si Mr. Forum. Benjamin De Leon. Mm-hmm. Alam mo, meron kami isang nabasa na article niya, no? Well, actually, nagawa din naman natin ito dun sa Metro Profile. Apo. Nakita natin ito at tungkol dun sa hospital, no? Nag-react din kayo doon sa isang usapang pop dev natin, no? Sa ngayon, gusto natin ipaliwanag sa mga tao, Susan, Miss Susan, tungkol dito sa The Forum for Family Planning and Development. Ano-ano nga ba? Ano nga ba bakit merong The Forum for Family Planning and Development? Ang The Forum po ay nabuo nung, actually 2004 po kami na-register sa SEC. Mm-hmm. Ito po ay isang NGO, non-stock, non-profit, non-government. Ang mga membro po ng forum ay pinangungunahan ng ating dating presidenteng Fidel V. Ramos. Kasama rin po ang dating Prime Minister na si Mr. Cesar Prime Minister Cesar Virata. Dekalidad. Opo. Kasi kailangan po natin ng mga matataas na tao upang matupad ang ating isinusulong na pagkakaroon ng ating population and reproductive health policy dito sa ating bansa. Kasi yun nga po ang wala. Kasama rin po natin ang mga taga business industry, ang kagaya ni SGV founder Mr. Washington Sisip. Yan, kasama po natin sila. At isang population expert, si Dr. Mercedes Concepcion, yan pong apat na yan ang ating eminent persons sa okay. The forum. So, mga dekalidad ang iyong mga kasamahan dito? Opo. At maliban po sa kanila, meron pa po tayong mga boards of trustees and boards of advisors. Ang mga membro naman po noon ay mga former secretaries of health. Dati pong... Natatandaan ko, Susan, ang lagi natin na-interview dito sa ating programa. Alam mo kung sino ang aking paboritong doktor, Jimmy Tan? Opo, kasama po siya. Isa po siya dyan. Kasama rin po dyan si Dr. Romualdez, Alberto Romualdez, na dating Secretary of Health din po. Siya po ang ating Vice President, actually. At sa ngayon, siya po ang acting president dahil wala nga po ang ating presidente na si Ben De Leon. Sino ngayon ang kapalit muna ni ano ni acting Jose? President po si Dr. Alberto Romualdez. Nung Sabado nakasama namin sila. Opo, nandun po siya. Isa po siya sa mga speaker doon sa likhaan. Mm-hmm. Yung sa launching ng libro ng likhaan. Mm-hmm. At alam mo ba na kasama kasi ako dun sa, resource speaker nila. Opo, kasama po siya as resource speaker. Okay, at mapapanood mo ito sa ating MTV, Miss Susan. Ay, talaga po ba? Oo, inaano pa lang natin, inaayos pa lang natin, inedit natin yung iba, pero mapapanood dito, siyempre, courtesy of the Forum for Family Planning and Development, di ba, partner? Opo. Okay, Miss Susan, so ito yung mga tao na involved, no? So sa ngayon, ano ba ang mga kampanya? Kampanya ng forum. Ng forum, oo. Ng forum. Alam natin na family planning and development yung ating pinaka-focus. Opo. Ano-ano particular na kampanya meron tayo? Ang unang-una po, ang pinaka-popular sa ngayon, yung ginagawa natin buwan-buwan, yung usapang PopDev. Mm-hmm. Ito po ay isang parang press con, parang kapihan. Monthly po natin itong ginagawa.
ini-invite po natin dito yung mga taga-media. Kasi alam naman natin na pag ang nagbigay ng informasyon ay media through television or sa newsprint man po yan, tsaka sa radio kagaya ninyo, ay mas maikakalat natin at may susulong natin ang ating advokasya tungkol sa population at reproductive health. Monthly po yan at iba-ibang usapin na related sa population and development ang ating pinag-uusapan. Kagaya po itong buwan ng September, ang pinag-usapan po ay tungkol sa adolescent reproductive health sa ating mga kabataan ang pinag-usapan. Sa susunod naman na buwan, by October, sa October 16 po gaganapin yun, sa Annabelle's po yung ginaganap buwan-buwan, ang topic po natin ay uulitin po natin yung tungkol dun sa study ng likhaan, pero sa ngayon naman, mag-invite tayo ng mga ibang mayor na may mga isinulong na rin, kagaya ni Mayor Belmonte, si Mayor Gordon ng Olongapo City. Yan. Nararating sila. Sana nga po, pero nagbigay na po kami ng invitasyon nung last month pa po namin binigay yon para po may schedule nila. For follow-up na lang po yung invite. Sana nga po, makakarating sila. Tapos, in-invite din po natin ang Office of the Mayor ng Manila upang magbigay ng reaction kung ano naman yung ginagawa ngayon ng City Mayor's Office ng Manila tungkol sa usapin ng reproductive health at ayan. Family planning. Okay, yun sa mga usapang PAP din. Opo, sa October 16 po yan. So, may mga ilan pa ba tayong mga ginagawa? Ano po? May ilan pa ba tayong ginagawa? Aside from sa usapang PAPDEP po, yes, sir. Katatapos lang po natin nung September 26 hanggang 28, nag-conduct po tayo ng leadership training on reproductive health, gender, culture, and rights, and campaigns. Okay. Bali, nag-train po tayo ng mga tao, mga second liners and third liners, nang galing sa mga NGOs na kagaya natin at ibang government agencies ang mga in-invite natin na naka-attend po naman sila. Yun ay binigyan natin sila ng training nang sa gayon ay maisulong nila ng maayos, katulong din naman kasi natin sila kung paano ang pagsusulong ng usapin or kampanya ukol sa reproductive health at population and development. Okay. Yun po yung training na yun. Mm-hmm. So, sa ngayon ay, yung budget nga ng health natin sa ating gobyerno, medyo bawas-bawas nga, no? Maliit. Opo. Oo. So, may mga ilan pa ba tayong ginagawa ngayon bukod dito? San? Hello? May mga ilan pa ba tayong ginagawa? Yung ibang kampanya po, ginagawa natin. Yes, ma'am. Meron din po tayong nagawang infomercial, bali commercial po yun tungkol sa family planning. Mm-hmm. Ginagawan pa po natin ng paraan ito upang sa gayon ay may palabas natin sa TV kasi mm-hmm. add-on information na naman po ito sa para sa mga tao. Mm-hmm. May ginawa rin po tayo itong taon na to. Nagpa-print po tayo ng policy digest. Ito po ay parang guide para sa mga gumagawa ng policy upang sa gayon ay matignan nila yung problema tungkol sa populasyon o kung ano ang epekto ng paglaki ng populasyon sa mga sinusulong nilang mga advokasya din, kagaya ng DNR, ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture. Meron po tayong ginawang policy digest na binigay natin sa kanila upang sa pagpapulasyon